Panibagong rollback sa produktong petrolyo, ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Sa ikapitong sunod-sunod na linggo, nagpatupad muli ang mga kumpanya ng langis ng bawas presyo sa produktong petrolyo. Epektibo ito kaninang alas 6 ng umaga. Nasa 10 sentimo ang bawas sa presyo ng gasolina, mahigit piso sa diesel, habang 45 sentimo sa kerosene. Para sa ilang motorista, magandang balita ito. Maraming bagay ko sa amin, gaya ng motorista, maraming mas mahal na dati. Ngayon, nakakabang iba na akong kuha. Dati, 40 lang. Ang layo ng pagitan, halos kalahati ang inabot ho ng presyo ng diesel. Malaking bagay na ho yan. Yung 150 ngayon sir, nakaka-full tank na. Kasi dati yung 150 ko, halos hindi nakakapuno eh. Tapos saglit lang, gasolina na uli. So ngayon, mas okay. Maganda bossing kasi nung nakaraan, sobrang talagang ayaw na namin maggawamit ng kotse, ng sasakyan eh. Dahil sobrang, para mas gusto pa namin mag-commute na lang. Nakakatipid sa araw-araw na panggastusin. Pero sa pahayag ng Department of Energy, sinabing maaaring magmahal muli ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Ito'y dahil sa inaasahang pagtaas muli ng demand ng langis sa world market. Noong nakaraang linggo, mas mataas ang ibinawa sa presyo ng produktong petrolyo, kung saan naglaro sa mahigit 2 piso ang ibinawa sa presyo ng litro ng gas, diesel at kerosene. Nananawagan naman ng samahan ng jeep gaya ng Peston at Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJUDAP na tapyasan pa ang presyo ng produktong petrolyo. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.